Dumugo ang tenga ng isang bata matapos pagsasampalin ng isang lalaki sa Umingan, Pangasinan. Ang ugat ng insidenteng nahuli cam sa report ni Alan Domingo. Pasugod na lumapit sa dalawang bata ang isang lalaki sa Umingan, Pangasinan at sunod-sunod na pinagsasampal ang 10 taong gulang na batang nakadilaw. Tumatwo naman palayo ang kasama niyang bata. Sa tindi ng sinapit, dumugo ang tenga ng bata. Ayon sa Umingan Police, tatay ng kalaro ng bata ang sumugod sa kanya. Nagalit daw ito matapos umanong agawin ng biktima ang laruan ng kanyang anak. Wala pang pahayag ang suspect. Desidido naman ang pamilya ng biktima na kasuhan siya ng child abuse. Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakataas ang alert level 2 sa Bulkang Canlaon sa Negros Island kasunod ng pagsabog nito ngayong gabi. Nagde-deploy na ng response teams ang Office of Civil Defense para tumulong sa paglilikas ng mga apektadong residente. May live report si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Aileen. Noong 6:51 ng gabi nang sumabog ang Bulkang Canlaon. Ayon sa FIVOX, priatic na may ituturing ang pagsabog. Ang itinuturong sanhi nito ay ang mataas na level ng tubig sa crater ng vulkan. Sa monitoring ng Canlaon Volcano Observatory, tumaas ang seismicity ng vulkan itong mga nakaraang buwan. Patuloy na minumonitor ang pagtaas ng parameters ng vulkan na nasa alert level 2 na, pati ang 4-kilometer permanent danger zone. Inabisuhan na ang mga barangay na nasa paligid ng vulkan na maging alerto at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Pinapaalalahanan din ang mga nakatira sa Bago City, La Castellana at La Carlota City sa Negros Occidental na maging mapagmatsyag. Ang atin ng volcano, siyempre may ang iyang mga continuous mga hot materials ang iyang ginapagwa. And ang mga hot materials ni ini, so kumbaga nag-sisanay sila kapag gina-drive sila pa ano, may dako na energy nga ga-drive sila pababaw. So ang friction between these hot materials could cause tang incandescence sa atin nga volcano. Atom, nagpadala na ng teams ang La Carlota CDRRMC sa mga barangay na malapit sa bulkan. Kinausap na rin ang mga barangay officials at mga barangay tanod sakaling magsagawa ng preemptive evacuation. Sa ngayon, nagpupulong ang alkalde ng lungsod at mga opisyal na bahagi ng disaster response. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pinatawan ng Ombudsman ng hanggang 6 na buwang preventive suspension si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 2 opisyal ng Bamban LGU. Kaugnayan ang reklamong isinampa ng DILG laban sa alkalde dahil sa pagkakasangkot umano nito sa ilegal na operasyon ng Pogo sa kanyang lugar. May report si Joseph Moro. Nasa likod lamang ng munisipyo ng Bamban Tarlac ang compound kung saan nag-ooperate ang Sunyuan Technology na nire nitong March 13. Ang compound nakatirik sa lupang pagmamayari ng Bafoland Development Incorporated kung saan presidente si Mayor Alice Guo. Sa kaparehong compound din nag-operate ang Hong Seng Gaming Technology na nauna ng nire noong February 2023. Batay sa pagsisiyasat ng DILG, binigyan ni Guo ng business permit ang Hong Seng kahit expired na ang lisensya nito mula sa PAGCOR. Hindi rin daw kinansela ng alkalde ang business permit ng Sunyuan kahit may cease and desist order na mula sa PAGCOR. Dahil sa koneksyon ng alkalde sa Pogo Hub, inireklamo ng DILG si Guo sa Ombudsman. Bilang chief executive, yung kanyang katungkulan no, na nag-i-issue ng business permit at yung supervision niya sa kanyang mga tauhan na bakit nabibigyan ng business permit na ganun ay may mga kakulangan. Sa utos ni Ombudsman Samuel Martires na pirmado ng May 31, suspendido ng walang sweldo ng hanggang 6 na buwan si Guo. Gayon din sina Municipal Officer Aiden Sigua at Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo. Ipinataw ng Ombudsman ang preventive suspension laban kay Mayor Guo at 2 iba pa para hindi nila maimpluwensyahan ang gagawing investigasyon ng Ombudsman sa reklamong inihain laban sa kanila ng DILG. Si Senador Risa Ontiveros na nag-iimbestiga kay Guo sa Senado sinabing nararapat lamang na suspindihin si Guo.
Sa isang Facebook post, sinabi ni Guo na tinatanggap niya ang preventive suspension laban sa kanya. Handa raw siya makipagtulungan para lumabas ng katotohanan at hustisya. Sa hiwalay na pahayag ng abogado ni Guo, iginiit nitong limitado ang papel ng LGU sa pamamahala gaya ng pagbibigay ng business permits. Binigyan din daw ng alkalde na walang otoridad ang LGU sa operasyon ng mga pogo at ang PAGCOR ang namamahala rito. Tumanggi magbigay ng pahayag si Ocampo habang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha si Sigwa. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napurnada ang pangu-hold up sa isang gasolinahan sa Bacolod matapos manlaban ang dalawang tauhan ito. Sakal ng isang hold upper ang babaeng kahera. Hawak naman ang kasamahan niya ang lalaking gas attendant na nooy hindi binitawan ng hose. Nagawa niyang itutok ang gasolina sa hold upper kaya nabitawan siya. Tumakas sa mga suspect na tinutugis na ngayon. Teaching allowance ng public school teachers dodoblihin na. Mula 5,000 magiging 10,000 pesos na ito simula school year 2025 to 2026. Matapos nagdaan ni Pangulong Marcos ang panukalang layong tulungan ng mga guro sa gastusin sa teaching supplies at materials. Presyo ng luya sumipa sa 300 pesos per kilo sa ilang pamilihan. Dahil naman sa epekto ng El Nino, nagmahal din ng 20 hanggang 30 pesos ang maraming gulay. Pilipinas, umapela sa Brunei na bigyan ng clemency ang isang OFW na nasa death row doon. Hiling ng Pilipinas, ipardon o babaan ang parusa sa life imprisonment. Hiniling din ang maagang pagpapalaya sa 2 sa 10 Pinoy inmate doon na nasa 70 years old na. White Beach sa Boracay, kinikilalang isa sa best white sand beaches in the world sa website ng isang British travel backpack company. Tinawag itong Beachgoers Paradise dahil sa turquoise water, pinong-pinong white sand at nakamamanghang sunset. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay Ukraine President Volodymyr Zelensky sa Malacanang. Nasa Pilipinas si Zelensky para mangalat ng suporta sa Peace Summit sa Switzerland sa June 15. Layo nitong makahanap ng mapayapang resolusyon sa mahigit 2 taon ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kinumpirma ng Malacanang na lalahok ang Pilipinas sa Peace Summit. Pero ang ilang bansa, tulad ng China na kilalang kaalyado ng Russia, nagdeklarang hindi dadalo. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Zelensky na may hahalin tulad sa karanasan ng Ukraine ang panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Marami raw leksyong pwedeng matutunan ng Pilipinas mula sa karanasan ng Ukraine. We have to be together with very strong and clean position that nobody can occupy your territory. Nobody. We need unity because if Ukraine fallen down, if Russia will occupy us totally, we will see this war in other continents. And it can be in your direction, in your region. The world saw that the resilience of our people. And that's why my message to you, of course, we wish you only peace, but you have to be ready and to think about defending shield for the country. Teaser ng makeup transformation bilang si Sangre Amihan, ipinasilip ni Kylie Padilla. Ako pa rin ang tunay na reyna ng gabi. British rapper Little Sims featured sa bagong single na Domodachi ni RM ng BTS. Original cast members ng Running Man Korea magbabalik Pilipinas sa Hulyo. At South Korean opa na si Ahn Buhyeon enjoy sa pamamasyal sa Maynila. Napapanood si Buhyeon sa K-drama series na You Missiles sa GMA Afternoon Prime. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muntik tamaan ng gumuguhong gusali ang bus na yan habang pasakay ang mga pasahero sa Turkey. Napatakbo ang mga pasahero habang nababalot ng alikabok ang paligid. Isa ang nasawi. 8 natabunan sa guho ang sinagip. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagguho ng gusali.
Kalunos-lunos ang sinapit ng isang aso sa kamay ng sarili nitong amo sa Baguio City. Sa harap ng jeep na yan, kitang-kita ang lalaking ginigilitan ng nakataling aso. Ang video ay pinost ng isang saksi na nalumo raw nang makita ang ginagawa ng lalaki. Kinatay raw ang aso para sa graduation party. Tukoy na ang may-ari ng aso at kinasuhan na ng paglabag sa Animal Welfare Act ng isang animal rights group. Nitong Mayo, kaliwat kanan ang tradisyonal na Sagala at Flores de Mayo. Sa San Juan, Batangas, naging Furries de Mayo ang ganap dahil sa mga asong nakabihis pansagala. Kumpleto sa corona at ball gown ang dalawang fur babies na yan habang nanonood sa mga pumaparadang reyna ng Santa Cruzan, pagmamayari ng isang makeup artist ang mga chihuahua. Pakikisa raw niya ito sa tradisyon sa kanilang lugar. At dahil siya ang makeup artist ng ilang sumali sa Santa Cruzan, naisipan niyang pati mga alaga ay bihisan. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.